Ayan. Ayan, good afternoon. Light ablaze. Yan, yan. Wait lang, move natin. Sige po, nurse, kaya ka. Ayan, so, grabe, no? Sino dito na na-excite na sa pag-uusapan natin today? Hindi ito yung typically na ginagawa natin and masasaksihan po natin na si Coach Heddie po at si Coach Froi po ang sasagot ng inyong mga katanungan na itinanong nyo po sa ating Google Form. Sino dito mga nagtanong? Siyempre, wala amin, di ba? So, siyempre, privately po yan, no? Privately natin yan sasabihin. Spontaneous po, no? Wala po kaming ilalagay na pangalan kung sino man po yung nagtanong. Only the questions. But before that, sino dito excited na mag-heart-to-heart talk ang Light Ablaze? Yeah, fast talk with Ate Kianzi. Sino yan? Yeah, how about preparing tayo? Siyempre, niready na natin ang ating mga questions. Yeah. Yan, tangay ang magaling. Kinikilig po ako. Eto na. So, before that, na-introduce na natin si Coach Heddie and si Coach Froi. Siyempre, sila na may mag-i-introduce sa atin. So, ang first question po namin ay, how did you meet o paano po kayo nagkakilala? That's, ano, way back 2003. Ng, 2002. Pero 2003 kami naging, ano, boyfriend-girlfriend. Yan. And, gabi, no? First question pa lang, medyo nadadala na tayo. Madami pa to. Hindi ko alam, hot seat pala ito. So, next question po, ilang taon po kayo noong po, una po kayong pumasok sa relationship niyo together? Ako ay nasa 18. Mm. Ako sa 20. Mm. So, 2 years yung gap. Ah, okay. Noted po yan. Noted po ang mga light ablaze. So, number 4 po, how many years you've been together or ilang years na po kayong magkasama? We've been 20 years na. Then, wow. 6.5 years bago kami kinasal. Wow. And for the last question po sa ating part 1, may mga parts po kasi ito eh. How God changed your life during your singleness and now that you have your own family and doing the ministry together as well? Siguro ang laki nung different nung nasa courtship pa sa married life. Mas nai-enjoy namin yung married life kasi nandun na yung ano eh, yung guidance with the Lord and yung support system nandoon. Like, kuwari, busy ako sa ministry ko, likewise ganun din siya. So, supportahan kami. Pag time ko na ako yung mawawala sa bahay, siya yung bahala sa mga kids. Yun. So, sobrang important talaga na yung future nyo is nasa loob din ng church. Kasi ito yung magiging guidelines nyo na, naku, hindi ka pwedeng mag-church pagka, ano. So, dapat may support system na, halimbawa, naiintindihan niya kung ano yung ginagawa mo sa church, naiintindihan niya kung ano yung ginagawa mo din sa church. So, mahalaga talaga na nasa loob din ng church and pareho kayo ng faith yung future self nyo. And ano lang pala, disclaimer lang pala, hindi po namin kayo inaagad. Okay, hindi po namin ito pinag-uusapan para maghanap na kayo na agad ng the one. Okay, so it takes time. Alright, it takes time and it takes a lot of prayer. Okay, and alam ko naman na mga bata pa kayo, so just enjoy yung pagiging single nyo and enjoy dun sa pagiging kasama mo si Lord. Yan. That's right. Grabe. First part pa lang yun, pero ang dami na nating natutunan. So, dahil po dyan, tapos no chat. Pray so, yun, no? So, this afternoon, we are blessed po, no? Coach Heddie and Coach Tan for being here po to share with us the knowledge, the lesson, even the experiences you had before you entered the relationship and now that you are doing the ministry together. Uy, grabe yun. Straight English. So, hindi, medyo pinapagaan lang natin, guys, kasi medyo, you know, mga yung pag-uusapan natin, medyo serious, no? So, this, uy, namatay, ayan. So, ready na ba kayo? Ready na kayo marinig? Ready na kayo matuto? Okay, so before that, let's pray. Let's ask God and His presence this afternoon. Sige.
Ako pala, sorry. Let's pray. Lord, we thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord God, for this afternoon. And alam ko po, Lord God, na sasamahan niyo po kami and na you are going to guard our hearts, O Lord God, and guide our hearts, especially, O Lord God. And sa aming pag-uusapan, O Lord God, tumingin mo po ito, O Lord God, sa aming mga puso, O Lord God, para mahanap po namin and in the exact time, O Lord God, ang the right one, O Lord God. Maraming salamat po. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige, isa pong pinakabitalabas sa palakpak para sa Panginoon. Yan, hallelujah. So, dako na po tayo sa ating questions. Ready na po kayo? So, we prepare po 12 set of questions. And random po ito na nanggaling po sa ating mga Light of Blazers. And as well, nag-post din po tayo sa ating page sa Light of Blaze. So, we encourage them po no, to ask questions na gusto po talaga nilang malaman when it comes to relationship. So, number one, paano mo malalaman kung siya na ang the one? Ano po yung mga possible signs of characteristics na masasabing, Lord, ito na po ba yun? Based on experience lang. So, boyfriend ko na siya, I think 4 years na nun. So, when he proposed na sa akin, hindi agad ako umuo. So, I asked the Lord, Lord, eto na ba talaga? So, 2008 siya nag-propose ng month of May. 2009, ng March ko na-confirm na siya na talaga. Why? Kasi nung time na yon nag-ask ako sa Lord. So, uwi ako ng Pilipinas. If siya yung magbibigay sa akin ng Bible, Lord, siya na. Eh, nung time na yon nagpadala siya ng Bible, di niya alam. Na yun yung prayer ko. Sumunod, hindi pa ako na-satisfied. So, I asked another sign para sa Lord ko. Lord, eto na ba talaga? So, meron akong nabasa sa isang lagayan ng singsing na, will you marry me? So, pangalawang sign ko yon, which is December ko na-receive yun. Sumunod, the following year, sabi ko, Lord, pag nawalan kami ng OT sa company, kasi 16 hours ang trabaho ko noon, alam niyo, pagtungtong ng March, nawalan kami ng OT. So in short, siya talaga. So malalaman mo, pag yun talaga, yung the one, pag kinonfirm ng word ni Lord in actions. For me. So, mahalaga talaga yung guidance ni Lord every time na pipili ka. Kasi yung decision na to is ito yung pinaka isa sa pinakamalaking decision na gagawin niyo sa buhay niyo. So again, sa pagpili ng relationship, it's not trial and error. So kung pipili kayo ng relationship, sana ito na yung the one. Right. Okay, so yun po. Grabe, check number one. Nasa ano pala, nasa list. So number two po, no? So number one, tapos na po tayo. Number two, what if po hindi pa Christian yung partner mo, pero ikaw po yung ginagamit ng Lord na makakilala rin po siya? Wala talaga ibang gagamitin kundi ikaw, kung yun yung partner mo. Pero, it doesn't mean na dala mo na siya sa church ay siya talaga yung the one. Right. So, kung in a relationship ka man ngayon, better habang maaga pa, pag nag-aaral ka pa or hindi pa talaga stable, pag-pray mo na, baka kasi nag-aaksaya ka lang ng oras. Right. And ang pinaka maganda doon is kailangan yung i-check yung character niya pagdating sa iba. Tandaan niyo yan, yung mga, ako lalaki ako eh. So pagka siyempre, pagka nandun kayo sa courtship stage, siyempre mabait yan. Mabait yan. Tama? Tama ba? Agree ba kayo doon? So, i-check nyo dapat yung character niya sa family niya, sa ibang tao, sa mga hindi niya kilala. Kasi mamaya, kasi ang bait-bait niya sa'yo, pagdating sa iba, hindi pala. Tandaan nyo yun. So, it doesn't matter kung madadala mo siya sa church. Yes, praise the Lord kasi makakilala siya. Pero again, hindi naman porkit nasa church na is nagbago na. Okay? Amen po ba? Right. Oh, grabe. Bakit may mga umiiyak na dyan? Guys, keep up. Wait lang. Hindi ba tayo tapos? Grabe si Kuya. Ang dami nang natutunan, no? Number three. Yan. Sabihin mo sa katabi mo na, ma'am, number three. Worth it po kaya pag naghintay ka patiently? Sobra. Sobrang worth it siya kasi lalo na pag nag-aaral ka pa, ini-enjoy mo yung season mo, hindi ka magmamadali. Pre-prepare kasi ni Lord
yung the one. So habang nag-aaral ka, busy ka dun sa journey na yun, pinagmamalaki ka na ng mga magulang mo, si Lord nire-ready niya na yung partner mo. So habang pinagpe-pray mo pa siya, hindi mo pa alam kung ano itsura niya, kung ano man siya, basta nag-aantay ka lang at nire-ready ka din ni Lord. So ayun, worth it kasi hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo, kundi kasabay mo siyang maglilingkod din sa Lord. Yeah. So yung plano ni Lord sa'yo, nahandun eh. Lalakaran na lang natin. So sana hindi tayo magmadali pagdating dun sa paghahanap. Actually, hindi kayo dapat naghahanap ng the right one. Kasi si Lord ang magbibigay sa'yo ng the right one niya. Amen. And number four po, no, hindi na po tayo magpapatok... basta yun. Sige. Hindi na po tayo magbibigay to for today. No? Tutuloy-tuloy na po natin. Number four, paano mo malalaman kung kayo para sa isa't isa? Is there any signs to consider? Malaki ang role ng life group leader dito. Lagi mong i-consider kung approve siya sa life group leader mo, sa pastor mo, at especially kung approve siya sa mga magulang mo. Kasi kung hindi, it's a big no. Yeah. So, kailangan lagi nating nagsisik ng counsel. Okay, hindi porque guwapo si guy, maganda si girl, ayun na yun. Okay, so we always need to seek counsel. Yung mga life group leaders, yung mga pastors po natin, hindi po sila kontrabida. Okay, they are just guiding you guys para mapabuti yung future natin. Yun po. Right, kaya sa mga life group leaders at sa mga LG po natin, makinig at mahalin ang life group leader, okay? Number five, bakit may mga nagbabago ang ugali after breakup? I think hindi nagbabago yun. Siguro yun na talaga yung ugali niya. Nasaktan lang. So, parang ano lang yan eh. Ang isang tao, pag binigyan mo ng maraming pera, nagbabago ang ugali, tama? So, yun talaga yung ugali niya. Nilulutang lang ng pera yung ugali niya talaga. So, ganun din. Ang tao kasi pag may tendency na saktan, lumalabas yung totoong character niya. It's either for good or pangit. Ayan. So, syempre, pagka nasaktan ka, ang tendency mo is mananakit ka din ng iba. Okay? So, hindi yun yung sasabihin mong lumutang yung ugali or ayun na talaga yung ugali niya kasi nasaktan ka eh. So, ang mangyayari, mananakit ka din ng iba. Or, sana wag niyong gawin na humanap kayo ng iba ng... Ano ba yung tamang word? So, dapat hindi siya yung magiging bounce back mo para masabi lang na, uy, may kasama ako. Uy, ganito, or whatnot. Yeah. Right. Nasa half na po tayo. Paki-topic nga yung katabi mo kung humihinga pa. Kaya mo pa? Kaya mo pa, classmate? So, number six. How do you know when you love someone? Depende kasi yun eh, for me ha. Kasi hindi siya totally emotion siya. Kasi pwede naman pag nakita mo na yung tao, sasabi mo, ay, mahal ko na to. Pero hindi yun yun talaga. Hindi talaga siya. Ibig sabihin, mahal mo yung isang tao pag once marami nang nabago sa'yo for good. Ibig sabihin, yung love na yun, yung nagpapamatured sa'yo, nagbabago sa'yo in a good way. Pero pag yun, naglalayo sa'yo, hindi love yun. Sa mga lalaki kasi, tandaan yung mga girls, ha, nanliligaw yung mga lalaki dahil sa outward appearance. Tama? Tama? Oh, wala na nag-agree, ha? Real talk tayo, real talk. Sige, so, basically, hindi mo kasi pwedeng sabihin na, uy, ang ganda niya, mahal ko na siya. No. Pero, ang nangyayari kasi sa atin, pagka nagmamahal ka, is... gusto mong ilabas yung the best mo sa kanya. So, hindi yung nagpapakitang tao ka sa mga babae, pero ang gusto mo is makita yung the best characteristic mo. Like, let's say, nalaman mo na, uy, ayaw niya pala yung ganito. Ang gagawin mo, babaguhin mo yung sarili mo. So, if you know or malalaman mong mahal mo na yung isang tao pagka tama na nagbabago ka na sa sarili mo.
Right. Right. Nakikinig din kasi ako, guys. Right. And number 7, ito, mostly question, no, from the Google Forms na in-spread natin. Do you think daw po destiny is real? For God's gift pwede. Pag destiny, I think hindi. Kasi pwedeng yung pinili mo ngayon, yun na talaga yung future mo eh. Ikaw ang mamimili kung ano yung future mo. Pag God's gift, I think dun ako. Kasi pwede namang, eto pala yung gusto ni Lord eh. Eto yung gusto mo kasi gwapo. Diba? Kaya maraming relationship na nasisira kasi pinagpipilitan yung gusto, hindi yung gusto ni Lord. So pagka sinabi kasing destiny, nakatakda na sa'yo, parang ganun yung gusto mong mangyari. Pero again, it's still God's will. So if wi-nill ni Lord and pinlano ni Lord and God's gift yun, aasahan nyo at asahan nyo, yung relationship na ibibigay sa inyo ni Lord, eto na yung pinaka forever. May forever tayo dito. Amen ba? Okay, sino po dito? Yung mga... Wala naman. Charot. Okay pa kayo, guys? Okay pa? Okay. Next! Ano ba? Ano ba? May sinasabi po yung mga sima natin sa likod? Yes? Okay, next question. Why is it so hard to love? Sana siya na ang future ko. Ehe. Binasa ko lang. Okay, malabo sa online. Okay, sige, ulitin po natin. Why is it so hard to love? Sana siya na ang future ko. Ehe. Okay, sige po, pwede na po natin sa gitin. I think hindi naman mahirap. Especially sa girls, dapat daw, isang bagay na natutunan ko dun sa lesson namin noong nakarang Friday. Pag ang babae daw, pag may nanliligaw, hayaan mong manligaw lahat. Huwag mong hayaan na yung gusto mo lang yung manligaw sa'yo. Kasi pag yan nanligaw, hindi naman ibig sabihin na kaganda-ganda naman ito, ang daming pumipila. No, okay lang yon na manligaw. Kung 5 man yan, 3 man yan, 4 man yan, makikilatis mo kasi yung totoo kung sino talaga yung gusto mo. And again, hindi mahirap magmahal. Nagiging mahirap lang kung pipilitin mo yung gusto mo. Yan. So, syempre, siguro ang gusto niyang sabihin is bakit nahihirapan siyang magmahal dun sa current relationship niya? Parang ganun. So, basically, hindi po mahirap magmahal. Okay? Yung pagmamahal laging nasa atin yan. Pero siguro, pagdating sa courtship, tama nga po na dapat, hindi naman po sa porque nagpapapila kayo, parang ganun, sa mga girls. Pero dapat, may mga, hindi naman option, pero dapat makikita mo kasi yung totoong karakteristik ng mga lalaki pagka meron kayong mga, nung mga kasama, parang ganun. Kasi if hindi mo pinayagan to, tapos ito pinayagan mo, ibig sabihin, may gusto ka din sa kanya. So, huwag kayong magpapalata. Parang gano'n. Grabe yun. Oh, naiintindihan? Sumigaw na, Right? Yan ang ating word for today ngayon. Number 9. So, grabe, no? Ang bilis ng pag-uusap natin. Nasa number 9 na tayo agad. Ang question po, eto grabe. Mukhang ano, sobrang madamdamin tong taong to. Bakit hindi ako ang pinili niya? Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Sino ba ang nagtanong na yan? Sino ba yan? Bakit hindi ikaw ang pinili? Piliin mo muna yung sarili mo bago ka pumili ng iba. Kasi kakapili mo ng kakapili, kakatingin mo ng kakatingin mo sa kanya, binabago mo na din yun. Alam mo yung, eto lang yung kaya mo, eto lang yung ugali mo, binabago mo for the sake lang sa kanya para magustuhan ka, which is, hindi na din okay, di ba? Yung tipong yung mukha mo, eto lang yung mukha mo, gusto mo maging angel looksin para lang magustuhan ka niya, which is wrong na, di ba? Kasi syempre, likha tayo ni Lord according sa paggalikha niya sa atin, yung ugali natin, kung ano man yung bagay.
Ito guys, tandaan nyo ah, malamang lalaki yung ano eh. Tandaan nyo ah, lahat tayo may itsura, okay? Lahat tayo may itsura. Okay ba, nag-agree ba tayo doon? Yan. Pumili lang kayo ng katabi nyo. De-joke lang. Sana pagka na-reject tayo yung self-esteem natin, dapat hindi mawala. Kasi again, we are wonderfully and fearfully made by God. Right. So dahil dyan, syempre sa online may commercial, di ba? Kunyari may commercial tayo. Hindi, ganito yan. Sino dito yung... Wait lang. So, sino dito? Nagte-take down notes ba kayo? Dapat nagte-take down notes kayo kasi ano to, for future reference. Okay. So, ganito. So, next week, ano, commercial to ah. Next week, magkakaroon tayo ng part 2. Part 2 ng question and answer. So, we have special guest ulit. Yan. We have special guest ulit. So, encourage each and everyone. Kung may mga kaklase pa kayo or you have friends na gustong mag-join, pa-attend din natin sila. Encourage sila, sabihin nyo, attend sila, ganyan. Tapos, sino dito yung mga hindi pa nagtatanong ng question? So, huwag na kayong magtaas ng kamay. So, mamaya, no, sa mga light group leaders, mag-i-spread tayo ulit ng link. So, if you have another set of questions to ask dun sa question na binigay natin, yung isang question na yon. So, lagay lang kayo ng gusto nyong itanong doon. Then, next week, kung sino man yung magiging guest speaker natin, no, siya yung magsasagot ng answer ninyo. Okay ba? Okay. Parang silaw lang narinig ko. Parang siya lang interested. Okay ba? Yun pala dapat yung sagot. Okay. When I say okay ba, you say eh. Okay? Okay ba? Good job. Nakikinig. Okay. So, number 10 question. Hello po. Sabi niya, hello po. Ganun talaga yung bosses. Hello po. Tumawa naman kayo, guys. Ang tahimik yun naman. Okay. Sabi niya, hello po. Gusto ko lang po tanungin kung importante rin po ba ang age doesn't matter. Eh, pag God's gift, wala ka namang choice eh. Kasi meron akong narinig 17 years ang gap, 6 years ang gap. Pero hindi ibig sabihin nun yung age nyo ngayon, ha? After ano pa kayo, after 10 years or 6 years. Pero for me, hindi siguro. Pero lagi mo din i-consider yung maturity talaga, magkaiba. So meron niyang may mga conflict kasi mas ahead siya. Mas matured tong isa, mas bata tong isa. May ganun when it comes to decision making. Pero pag yun talaga yung will ng Lord, yun talaga. Yan, tama. wala na sabi. And then, age doesn't matter, siguro hindi naman. It doesn't matter talaga. So, syempre, if ayun na yung will ni Lord sa'yo, kahit na, kasi imamatch ka ni Lord dun sa kamatch mo talaga. So if hindi mo pa kaya mag-decide, imamatch ka dun sa malakas yung decision making. Kung matured ka, imamatch ka dun sa mas matured sa'yo. So ganun yung design ni Lord para sa atin. That's right. Okay, guys. So yon, tandaan yon, okay? Huwag madaliin ang pagpasok sa relationship. Kasi sa huli, kung hindi naman talaga siya para sa'yo, makakasakit ka lang din ang damdamin ng iba, right? So, it's important to know God's best and as well, pray for the one na inilaan talaga ng Lord for you. Okay, gusto niyo pa? Tingnan mo yung katabi mo, tumitibok pa ba yung heart niyan? Kailangan yung tunog ng tibok ng puso niya, Nakuha pala. Okay, so we're down to our 11, pang-11 question po. Paano kung gusto mo siya pero magkaibigan kayo? Oh, saglit. Sino mga light group leader na to? Paulit. Okay, ulitin ko daw po, coaches. Paano kung gusto mo siya pero magkaibigan kayo?
Ang tanong, gusto ka din ba niya? Ayun lang. Hindi. Kidding aside, pag yan kaibigan mo, so definitely alam mo na yung attitude niyan. Pero kung totoong kaibigan mo yan, hindi manliligaw sa'yo yan through cellphone. Manliligaw yan sa loob ng tahanan kasi nire-respect niya yung pagiging magkaibigan ninyo. Speaking of nga pala, buti na sabi ni Coach Heddie, mga girls, pagka nagpapaligaw kayo sa bahay, huwag kayong magpaligaw sa messenger-messenger lang, email-email lang or whatnot, text-text lang. Huwag ganun. Kasi ibig sabihin nun, yung lalaki hindi seryoso sa'yo. Okay? I-respect nyo yung pagiging babae nyo na dapat sa bahay nanliligaw yung lalaki. Kasi pag yung lalaki nanligaw sa bahay, ibig sabihin, seryoso tong lalaki na to. Na hindi siya tumakot sa, hindi siya takot na humarap sa mga magulang ko kasi seryoso siya sa akin. Ganun lagi yung mindset natin. So ano ulit yung tanong? Tama na po, sakit na! Charot. So, yun yung sagot nila doon sa ating question. So, kung merong dito man, no, magkakaibigan, be good with friends. ipag-pray nyo kung talagang siya yung ibibigay ng Lord sa inyo. We don't know, di ba? Hindi naman alam ng katabi mo kung yung pinag-pray mong yun is yun talaga yung gusto ng Lord para sa'yo, di ba? Only God knows what's inside your heart. So, alam nyo yun, be encouraged to pray. Huwag natin madaliin kasi the generation we have now, guys. Diba? Sobrang daling ma-hook up doon sa mga nangyayari sa paligid natin. So, it's better to ask guidance with your pastors, with our coaches. They are very welcome to answer questions. Even your light group leaders, they might be busy sometimes, but they open their heart, they open their eyes, they open their ears just to help you to become better and to grow better, to become a better person, to the right one that God is allowing to enter in your life. So, ako na pala yung nagtubos. Charot! Actually, may last question pa. Isa pa. Okay pa kayo? Ang tahimik. Okay, the last question for today. Bakit ang hirap po mag-move on? Depende sa pag-move on yun. Kasi mayroong relationship na hindi ko alam kung pwedeng sabihin dito. depende sa pag-move on yun pag binigay mo na ang lahat doon sa partner and yet nakahanap siya ng iba. Mahirap talaga makapag-move on kasi mayroon tinatawag na soul ties. So, mahirap din mag-move on. Kung gusto mong mag-move on, huwag kang makinig ng mga kantang yung binibaby yung emotion mo. Diba? Pinapaalala sa'yo yung pain. So, madali lang mag-move on, maghanap ka ng kaibigan o outlet na kung saan hindi ipapaalala sa'yo yung nararamdaman mo. Bagkos, ilalapit ka niya, pagagaanin ka niya, lilibangin ka niya. Alam mo yun, ibibigyan ka niya ng new direction kung saan ka dapat mag-focus. Siguro pwede naman siguro nating itapik yan ngayon na sa mga girls, give respect dun sa sarili niyo. So, basically, huwag nyo munang isuko yung bataan, if you know what I mean. Okay? Huwag muna. Kasi, kaya siguro siya nagtanong, nahihirapan siya mag-move on. Kasi, nabigay niya na lahat. And again, pagka nakuha na ni boy yung gusto niya, hindi ka na niya i-re-respect. Kasi bakit? Wala na siyang pinangahawakan sa'yo. Okay? Real talk sa mga lalaki, pasensya na, pero ganun talaga eh. Pagka nakuha na ni boy yung gusto niya dun sa girl, wala na. Hindi ka na niya irerespeto. Or irerespeto, pero madali ka na niya palitan. Tandaan niyo yan. Kasi wala na siyang pinangahawakan sa'yo.
tandaan nyo yan. Yung mga girls, always, always take care of yourselves. Okay, huwag nyong i-degrade yung sarili nyo kasi guwapo yung boy or maganda ugali or talented or whatnot. Respect yourselves. Sa mga boys, respect yung girls. Kung totoong mahal nyo yan, iingatan nyo yan. Okay ba? Parang wala na akong kausap dito. Okay ba mga boys? Okay, so again, sa mga boys, respect yung mga babae. Okay? And again, kasi mahirap kasi yan eh. Diyan nagsisimula yung holding hands muna, dikit-dikit ng balikat, akbay-akbay, di ba? So, pagka nag-kiss na sa cheeks, cheeks muna, and then sa lips, no, respect yourselves. Okay? Yung mga boys, huwag nyo munang papakin yung mga girls. Pakiusap lang, okay? Huwag nyo papakin yung mga girls para hindi kayo matempt nung kaaway na gawin yung mga hindi dapat gawin. Okay, alam kong masyado pa tayo yung mga bata, masyado pa kayong mga bata para dyan. You need to just enjoy yung pagiging single natin. And if that is the right one, ibibigay sa'yo ni Lord yan. Okay ba? Wala nang gusto. Okay ba yan? Okay ba yun? Okay, that's right, no? So today, no, as we end, no, next week, meron tayo ulit. So, ano yun? Part 2 ng ating Kianci Talks. Wow, gusto mo yan? Kianci Talks. So, yun. Any encouragement po na iiwan nyo po sa Light of Blazers for this afternoon? For me, yun ulit. Ibabalik ko lang. Kung yung family nyo is like, I'm not saying na mali na yung background natin sa family, ha? Kasi that galing din ako sa broken family. Lagi niyong titingnan when finding the right one, make sure na hindi mauulit yung history. Kung pangit man yung history ng pinanggalingan natin, dapat hindi na siya mauulit. So make sure kung yun yung pipiliin nyo, yun na talaga yung the one. Pero as your age nga, sabi ko nga, kailangan mo nang mag-antay, kailangan mo nang mag-aral kasi kung at the very young age, ihanapin mo na yung si the one mo, mawawala yung future mo. Ibig sabihin, sabi nga, di ba, sa Jeremiah 29:11, the Lord, may plano ang Lord, plans to prosper you and not to harm you. Di ba? So, ganun lang. So, focus lang muna sa studies. Pag nakagraduate, pag nakatapos ng pag-aaral, then that's the right time na yung the one ibibigay ni Lord para sa inyo. And yun nga yung sinasabi na kailangan respetuhin natin ang ating mga sarili. Enjoy nyo lang yung season ninyo kasi minsan lang kayo dumaan sa ganyang season. And siguro so for closing remark, bigay ko na lang sa inyo to na you should always find someone with the same faith. Okay? Kasi pagka hindi tayo pareho ng pananampalataya, lagi kayong mag-aaway. And hindi din pwedeng i-compromise na, oh, dito muna tayo sa Light Church. Next week, dun muna tayo din sa church ko. No. So, we always need to find someone with the same faith. And always seek God's guidance. Kasi if nanangan ka dun sa mga sarili mo, pinagpilitan mo yung gusto mo, lalo kang masasaktan. And again, yung character qualities, always look for that. Kasi yung mga characters na pinapakita sa'yo ng boy or yung ng girl, panlabas lang yan. Paano yung ginagawa niya sa ibang tao, sa hindi niya kakilala, sa family niya? Ganun din ba siya? Respectful ba siya sa family niya? And you always need to seek wise counsel, which is yung life group leaders mo, yung mga pastors mo, yung mga matured friends nyo. Always seek, always ask them first. Kasi mahirap yung magde-decide ka ng sarili mo. Okay? So, if pumasok ka sa maling relationship kasi hindi ayun ang binigay sa'yo ni Lord, yung consequence ni God na handun. Hindi naman sa ini-encourage namin kayo na maghanap again ng mga boyfriend or girlfriend. Pero again, we are asking you to enjoy your season.
if sabi nga ni Mark kanina na pagkagaling pa sa parents niyo yung pinang-date niyo, wag muna. Okay? And always respect the girls kasi may mga plano yung mga girls sa mga future nila. So sana hindi tayo yung sumira. Amen ba? Sige po, tayo po tayo lahat. Iwan ako na lang sa inyo yung verse 1 Corinthians 13:4-7. So, love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful, and is not jealous or envious. Love is not brag, and is not proud or arrogant. It is not rude, it is not self-seeking. It is not provoked, nor overly sensitive and easily angered. It does not take into account a wrong endured. It does not rejoice in injustice, but rejoice with the truth when right and truth prevails. And last, love bears all things. Regardless of what comes, believes all things, looking for the best in each one, hopes all things, remaining steadfast and enduring difficult times, endures all things without weakening. Hindi ko kayo kilala bawat isa. Siguro, yung iba galing sa broken family, yung iba naghahanap ng pagmamahal sa iba. Pero ang totoong pagmamahal is makukuha mo kay Christ. Amen po ba? Huwag po tayo kumanap ng pagmamahal sa ibang tao. Kasi yung totoong pagmamahal, ibibigay sa iyo yan ni Lord. Yung emptiness mo sa heart mo, ibibigay ni Lord yan. Kasi pagka humanap tayo sa iba, makakasakit tayo. And yung will ni Lord, hindi nyo makukuha. Kasi yung blessing ni Lord na handyan na lalakaran na lang natin yan. We just need to follow God. Amen ba? Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. And we thank you, Lord God, for giving us your thoughts today. And Lord God, dun sa mga taong hurt, sa mga taong naghahanap ng pagmamahal sa iba, O Lord God, comfort them, O Lord God. Give your love to them, O Lord God. I know, O Lord God, Panginoon, that they are still young, O Lord God, but we thank you, O Lord God, dahil binibigyan nyo na po kami, O Lord God, ng mga ideas para hindi po kami pumasok sa wrong relationship. And we will going to continue, O Lord God, to follow your will, O Lord God, and your will is to be with you. And Panginoon, I ask, O Lord God, to always encourage them, O Lord God, para magpatuloy sa inyo, O Lord God, to always seek your face, to always seek your will, O Lord God. And we thank you, Lord God, dahil patuloy niyo kaming sinasamahan. Hindi niyo po kami pinapabayaan. And pangahawakan po namin, O Lord God, that you have a bright future for us na nakalaan sa amin, O Lord God. Hindi po kami magpapadali. Hindi po kami maghahanap. Hihintayin po namin ang ibibigay niyo the right one sa amin, O Lord God. And we thank you, O Lord God. Continue, O Lord God, to give them, Lord God, wisdom sa mga tao makakasama nila, O Lord God. Continue, O Lord God, to guide their hearts, O Lord God. Continue, O Lord God, to give them, O Lord God, Panginoon, the strength, O Lord God, para maghintay sa taong ibibigay nyo. Panginoon, patuloy nyo silang samahan, O Lord God. Continue, O Lord God, to give them, O Lord God, the courage na tumanggi sa wrong relationship. Continue, O Lord God, to give them, O Lord God, Panginoon, the proper mindset na magtatapos muna ako ng pag-aaral. The proper mindset na maghihintay ako sa ibibigay mo, O Lord. The proper mindset na magdidate ko ako na gamit ang pera ko sa sarili ko. The proper mindset na tutulungan ko muna ang pamilya ko.
proper mindset that God, I will always look for your love and not the love of others. Sige, taas po natin ang ating kamay. Let's feel the love of God right now. This song, your prayer. Giving us your insights. Panginoon, and we thank you, Lord God, sa mura nilang edad, Lord God, na uunawaan na po nila, Lord God, ng tamang pagmamahal, Lord God. And thank you, Lord God, for guiding them, Lord God. Lord God, bless them, Lord God, bless the works of their hands, sa kanilang pag-aaral, you bless them, Lord God. And we know, Lord God, if they follow your will, Lord God, Panginoon, you will going to make them the heads, not the tail, O Lord God. And you will going to give them a bright future, O Lord God, and a hope that they will hold on to your promises, Panginoon. At maraming salamat po, O Lord God. And let's receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. May the Lord bless the works of your hands. I receive. Bless your studies. I receive. Bless your ministries. I receive. Bless your family. I receive. And may the Lord give you the love na sanay maghintay para sa the right one. I receive. Maraming maraming salamat po, and this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Come on. Sige po, let's celebrate. Come on, lahat ang nakararas ng pagmamahal ng Panginoon. Tumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Here's the greater day in your life. Come on, let's sing. No other name can raise the doubt. Sing, no other name. No other name can steal the night. Seasons will change, but you are steadfast. No other cornerstone but Christ. Come on, let's sing. You reign over the mountains and plain, over the heartache and pain. 'Cause your love is life, your love is life. Come on, sing, you reign. Let's go.
sing, yours alone. Yours alone are joy and splendor. It's the sweet incense. It's the sweet incense of Christ, Lord of all. You are the center, the center. Let your name dahil mababa po ang oras natin. Sige, come on, let's continue to praise the Lord in His place. Hallelujah! Come on, sing with me. Sing, whoa. Now I'm rejoicing in your love I'm found, 'cause I have your love. You took away, you took away my pain. You turned my morning, you turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have your love. Oh yeah, let the celebration begin. Make a joyful noise. My sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing
and I'm dancing, and now I shout for joy. Come on, let's hear your voice. It's my sadness into gladness. Turn my sorrow. It's my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and now I shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, I'm dancing, and now I shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness for you. God, do it, be you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness for you are good. For you are good. Yes, you are good. Tapos na po ang ating Light of Blaze service.